Paano nga ba tayo maaaring kumita sa YouTube? Sa bidyong ito ay malalaman natin kung paano nga ba kumikita ang mga YouTuber sa mga bidyong ginagawa nila. At pag-uusapan din natin dito kung ano nga ba ang sistema sa YouTube. Paano nga ba kumikita ang mga YouTuber? At kung paano makakuha ang kita sa YouTube. Hello guys, sa mga di pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and hit this button para ma-notify po kayo sa mga next video natin. Basically, sa YouTube, hindi ka kikita ng dahil lamang sa like, sa mga comments, sa mga shares, at maging sa subscriber. Dahil ang subscriber ay base lamang ito or consider as follower sa isang YouTube channel. Ang mga ito ay walang kinalaman sa iyong kita sa YouTube. At kaya kung meron kang YouTube or video, hindi ibig sabihin ay kikita ka na agad. Dahil kung wala kang advertisement sa video, ay wala kang kita. Maaari ka lamang kumita sa YouTube gamit ang Google AdSense. Ito yung mga advertisement or yung mga commercial na nakikita mo sa bawat video na katulad nito. So kung ang video mo ay merong ganitong ads, ibig sabihin, maaari ka nang kumita sa YouTube. Ano nga ba ang sistema sa YouTube upang ikaw ay kumita? Ganito po yan. Ang advertiser or company na katulad nito, sila ang nagbabayad sa Google AdSense. Ito ay para i-advertise ang kanilang mga produkto. So ito namang si Google AdSense. Siya naman ang nag-a-advertise sa YouTube. At para makapag-advertise, dapat i-connect mo ang YouTube mo sa Google AdSense account para malagyan ni Google AdSense ng ads ang video mo. So ito ngayon ang dahilan para ikaw ay kumita. Kaya kung magkakaroon ng ads sa video mo na katulad nito, ay doon ka ngayon kikita, so magkakaroon ka ng share or kita mula sa binayad ng advertiser kay Google AdSense. So ang kita mo na yun, makikita mo sa YouTube Analytics at Google AdSense. So kung gusto mong malaman ang kita mo sa Google AdSense, meron akong separate video na makikita mo or maaari mong malaman ang iyong kita in a daily basis. At ito pa, kung ang video mo ay mayroong 7 minutes and 59 seconds, so ibig sabihin less than 8 minutes, ang maaaring bilang ng ads na mag-appear sa video mo ay mga 2. Pero kung ang video mo ay 8 minutes and above, mas marami kang ads na makakita. So mas maraming ads na makakita sa video mo means mas malaki ang chances na kumita ka ng malaki. So ang dapat mo lang gawin ay, ang una mong gagawin ay gumawa ka ng YouTube account mo at i-link mo ang YouTube account mo kay Google AdSense. So ganito lang kasimple ang dapat mong gawin. So meron na akong YouTube at Google AdSense. Kikita na ba ako? Ang sagot po dyan ay hindi pa po. So meron pa po kasing mga qualifications si YouTube na dapat mong ma-reach katulad ng una, dapat meron kang 1,000 subscriber. Pangalawa, dapat ma-reach mo ang 4,000 watch hours. So yan yung importanteng rules ni YouTube para ikaw ay pumasa sa YouTube Partners Program. Kaso bago mo maabot ang mga ito, dapat nandyan ang pagiging consistent mo, hard work, dahil at least minimum 1 video a week ang kailangan mong magawa na mayroong magandang content.
at mahabang pasensya kasi bago mo ma-reach ang mga yan ay hindi kasi instant. Kasi hindi naman tayo katulad ng mga celebrity na mas madaling makahatak ng mga subscriber. So kapag okay na lahat, kapag na-reach mo na 1,000 subscriber, 4,000 watch hours, at na-qualify ka sa YouTube Partners Program, so doon mo makakita na ang bawat video mo ay magkakaroon na ng ads mula para ikaw ay kumita. Magkano nga ba ang mga kita sa bawat view sa YouTube? Ang kita ng bawat YouTuber ay depende sa location kasi meron tinatawag na RPM at CPM. Halimbawa, sa bansang US, ang bawat 1,000 view ay umaabot ng $2.00 sa bawat 1,000 views. Pero sa atin sa bansang Pinas, ang 1,000 view ay katumbas ng 0.5 or 25 pesos lang sa bawat 1,000 views. Dahil nga sa Pinas, mas mababa ang RPM or CPM sa atin. Kaya nga kung ang plan mo ay mag-YouTube sa Pinas, eh need mo ng maraming views para ikaw ay kumita. Paano nga ba natin makukuha ang ating sweldo sa YouTube? Basically, yung estimated earnings natin na makakita natin sa YouTube Studio. So ito po, example, November 1 to 30. So yung November 1 to 30 ay nire-review or pina-finalize pa ni YouTube every month end. So let's say November 1 to 30. So after finalizing, ito po ay ta-transfer ni YouTube kay Google AdSense na kung saan mag-a-appear ito kay Google AdSense on December 10 to 15. December 10 to 15, ito yung earnings na nakuha natin for the month of November, which is November 1 to November 30. So yung November 1 to November 30, ito po yung mag-a-appear dito kay Google AdSense for on December 10 to 15. At kung ma-reach naman po natin ang $100 na requirement ni Google AdSense, minimum of $100 and above, so makikita nyo po rito, mag-a-appear to as kulay blue na lahat. So ibig sabihin, na-reach mo yung minimum requirement na $100. So ibig sabihin po nun, pwede mo nang i-withdraw yung kita mo sa YouTube. So mawi-withdraw mo ang iyong kita kay Google AdSense sa pamamagitan ng bank transfer. So ililink mo lang ang iyong bank account kay Google AdSense, let's say video. So ilalagay mo lang rin yung account, yung mga details na kailangan. So automatic, once na ma-reach mo yung $100, ay itatransfer na ni Google AdSense yung kita mo sa mismong bank account mo. So ganun lang po kadali, at I hope na meron po kayo natutunan sa videong ito. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, paki-subscribe, like, and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga next video pa natin. So kung meron po kayo mga katanungan at mga gustong ipa-search, just make your comment below. So yun lang po, and God bless.